Nung tayo'y naging mananampalatayang bago, pakabig din lahat eh. Ang iniisip mo, karapatan mong mabless. Karapatan mo na ikaw ay tugunin ng Panginoon sa lahat ng iyong kahilingan. At para bang ang tingin mo sa sakit at sa hirap ay malas. Eh kung kalooban ng Panginoon magkasakit, eh si Apostol Pablo nagkasakit kalooban ng Panginoon eh. Hindi natin makita na yung mga bagay na ito, mga kapatid, ay dapat kalakihan natin. And we would overcome our being sensitive to just being able to take in. Pero kapag lumaki na yung bata, natututo na mag-thank you. Ako po si Bobet Abadilla. Matatrabaho po ako sa isang BPO company. Isang HR director po for about 10 years po. Nung mga panahon na kami may matinding pinagdadaanan mo, ang aking asawa ay mayroong diabetic po for 25 years. Sa panahon nyo, napakatindi na aming pangangailangan, lalo na sa kanyang mga gamutan. At tinututusan namin na about 10,000 a week po. At ako lang po nagtatrabaho sa aming pamilya. At sa pangapanahon nyo to, hindi po namin alam kung saan kami kukuha ng pangangailangan namin at paano matututusan ang kanyang mga gamutan. Ngunit sa biyaya ng Panginoon sa amin, ito yung natutusan namin. Nung pangapanahon ng kailangan na po niyang maoperahan sapagkat mayroon na pong complications sa kanyang puso. At ito yung kailangan niya magkaroon ng bypass operation. Sabi ng doktor po, kailangan po namin magbigay ng 1.2 million para sa kanyang operasyon. Sa mga panahon, hindi ko po alam kung saan ako kukuha. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran din kung ako'y mangungutang sa mga kapatiran o kanino man. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, kami nanalangin sa kanya, yung dalawa, at hindi mo siya makikita na siya'y nahihirapan. Andun pa rin sa kanya ang joy na makapagbigay sa Panginoon kahit na ganung mga sitwasyon. Hindi ko po alam po paano namin, pero nabayaran po namin yon ang kanyang operation. Ngunit ang panahon na yun, talaga ang complications ng diabetes ay patuloy. Hindi po mawawala yun, sabi ng doktor. Sa mata, kailangan niyang operahan din. Kasi kailangan niyang magkaroon ng diabetic retinopathy. Kasi yung dugo sa mata, sa sobrang ng diabetic niya, puputok po. So kailangan din mabigyan ng lunas yun. Kailangan ko naman makapagbigay sa doktor ng again, mga 500,000 para sa diabetic retinopathy. Ngayon, di mo makikita sa aming mag-asawa na kami nahihirapan sapagkat tinutustusan kami ng Panginoon. Napakayaman ng kanyang biyaya. No? So, hindi mo makikita sa kanya na kanyang nahihirapan. Nakikita mo pag nasisimba siya. At yun ang aking joy at blessing na tatanggap namin sa Panginoon. Kahit ganun ang kanyang pinagdadaanan, hindi mo makikita sa kanyang mukha. At siya ay mapagbigay pa sa lahat ng gawain ng Panginoon. Lalo-lalo na ang offering first fruit offering. We always look forward na makapagbigay kami. Hindi namin makakaligtaan yun sa aming bilang isang member ng church. At lalo na ako isang sentinel. So hindi ko rin makakalimutan ang pagbigay sa Panginoon. At yun na matinding pasasalamat namin sa Panginoon sa aming pinagdadaan namin. Alam ko at alam niya na darating ang panahon mawawala siya. Sapagkat sinabi siya ng doktor, may mga complications na rin siya sa kidney. At yun ang talagang kala namin hindi namin makakayanan. Hindi niya ma-accept noong una, pero sa biyaya ng Panginoon, na-accept niya. Sabi niya sa akin, kung kukuhin ng Panginoon ako, alam ko at alam namin ang pinakahawakan namin ay yung assurance. Nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ayun ang pinanghawakan namin at ayun ang pinakamatibay namin papasalamat sa Panginoon.